Hello guys, this is Teacher Mild. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ayan, kung kilala niyo na po ako, thank you po. Ibig sabihin, dati na kayo dito sa akin channel. Kadadating ko lang po from school, pero pagdating ko kasi, ang ginagawa ko, naghahanap na agad ako kung may latest upload itong ating idol na si Japper Sniper. At una ko pong nakita yung vlog ni Kuya Maddy, and then ito pong latest ni ating idol na ang title ay Soul of Light. So bigla akong napaisip kasi nakita ko agad yung panganib na dulot nung pagpunta nila sa karagatan, lalo na sa ganitong panahon na medyo masama ang panahon. Yung pinuntahan kasi ni Kuya Maddy kanina, panoorin natin sandali. Tinaman ng tiglat, patay. Kaya ngayon, yung 5,000 niya ay doon ko ibibigay, pandagdag daw sa pambili ng kabaong. Kahapon, kundi lang pinautang muna ng ordinary ng kabaong, ay hindi may lalagay sa baong. Nandang muna sila 5,000. Tapos sa Japper, ay nagbigay na ng 5,000 ulit kagabi. Eh, wala, hindi ko lang dala yung pera kagabi, kaya ngayon ko ibibigay yung 5,000 pinadala ni Sir Tom dito, Solis. Nakakasal, nandito na po tayo sa simbahan ng aming barangay kasi dito ho nakabuhol yung tinamaan ng tiglat kahapon. Kasama ko po lang kay Ikar. Yung 5,000 yung binigay na Sir Tom dito, Solis, bibigay po natin sa kanyang asawa. At pang dagdag po nga na, sinasabi nga po, pandagdag po sa pambayad sa kabaong. Kawawa po naman yung naiwang pamilya. Yung namatay po, nagbaka sakali pong makapag-ulam. Kahapon po, ay kaya siya ay nagdala para may pang-ulam sa hapon. Kasawi ang palad, ay lumakas ang ulan, lumakas ang kulog at kiglat. Tinamaan po siya, kaya nasawi siya. Ayan po, according sa kanya, tinamaan ng kidlat. So, napaka risky po talaga ang pangingisda. Ngayon, bukod sa ang kalaban mo ay malaking alon, and yung safety mo kapag masama ang panahon. Yan yung nangyari dun sa isang mangingisda na binigyan nila ng tulong. And pagkatapos kong manood ng kay Kuya Maddy, ito namang si Idol ang nakita kong may upload. Ang sabi dito sa upload niya, naisda siyang mag-isa. Panoorin natin sandali. Sige, panoorin natin si Idol. Yo, mga ka-steward! Nalaot ako! Ako lang mag-isa! Ayan, siya lang mag-isa. Meron akong kitang, ayan. Napapractice lang ako, konti na yan. Pero hindi ko mamimitiwan yung pangingitan ko kasi ako lang mag-isa eh. Hindi na natin. Yo mga kasuwer, tapos na ako mangitang. At ang huli ko ay isang piraso. Oh my goodness. Nakakatuwa naman yung idol natin. Nagtry lang siyang mangisda mag-isa, pero ang huli niya ay isang piraso lang. Hindi niya na na-videohan yung kanyang pangisda kasi nagawa nga nang siya ay mag-isa lang. Huli niya isa. Siguro mali yung pinuntahan kong ariahan. Baka hindi ako nakapunta sa maganda may mga isda. Pastilan. At saka 500 na kawil lang yung dala ko. Itong kitang hindi puno, hanggang dito lang. Mga 500 na kawil lang yun. Isang piraso lang yung huli ko. Pastilan. Mabira buhay. At least naka-experience ako na mag-isa. Mabira. Saka na ako mangitang ng maramihan. Complete package na kapag magaling na talaga ako mangitang. Sa ngayon, hindi ko pa kaya yung isa, yung ako lang talaga mangitang ng buong kitang. Kaya nagpa-practice muna ako ng konti lang. Sa pag-arya, medyo nakuha ko na. Ayos-ayos na. Ang kulang ko na lang yung pagtali-tali ng mga bato. Doon ako na dadali. Kanina na-elisi ako, naputulan ako, kaya hindi ko nakuha lahat ng tansi. Right, let's go! Ayan. Ang sama ng panahon! Kailangan makauwi ako agad!
Oh, narinig niyo po yung sigaw niya. Ang sabi niya, ang sama ng panahon, kailangan niyang makauwi agad. Bakit? Kasi nga talaga namang delikado. Delikado yung pagdaragat kapag napakasama ng panahon. Ang dilim ng kalangitan. Pag kumidlat, dapat alam nila yung gagawin nila kapag nasa gitna sila ng karagatan. Napakadelikado po talaga kapag kumidlat na nasa open space ka. Kapag open space, mas risky po. Malaki po yung posibilidad na tamaan ka ng kidlat. Tuloy natin. Hindi pa masyadong maalon dyan. Pero ang kalangitan ng dilim. Ibig sabihin, posibleng kumidlat, tumulog ng malakas, tumula ng malakas. E delikado sila sa dagat. At kung masama ang panahon, posible rin na magkaroon ng malalaking alon. So, alam ko yung risk kasi po taga dagat din ako. Ang sama ng panahon! Kailangan makauwi ako agad! Diba, grabe ang sinaw niya na kailangan niya makauwi agad. Alam niya yung posible mangyari sa kanya sa karagatan. Idea ko kung bakit ako nag-vlog or bakit ko inopen ito. Kasi guys, gusto ko sanang i-suggest na kung pupunta sila sa dagat, baka pwede na magdala sila ng mga safety gear. Example, yung mga life vest. Kung pwede, may dala sila. So, alam nila na kung may panganib na, isusuot na nila yun. So, mas malaki yung chance na makakaligtas sila kaysa doon sa wala silang dala na anything na makakapag-protect sa kanila sa gitna ng karagatan. Tuloy natin. Malapit na yung ating mga di ba? Tuwan-tuwa siya. Okay.
Yun. Wala mo, kailan ang huli ko? Hanggang dito na tayo. Hanggang dito na lang. Dabi kong huli. Babay. Uy, tulong ako. Ayun mga kasuwerte, yung huli ko. Hindi ko kakainin to. Gawin ako souvenir. Hindi daw niya kakainin yung huli niya. Gagawin niya ng souvenir. Isang piraso. Ayun o. Ikaw ang pinakauna kong huli sa pangitang ng ako lang mag-isa. Yan. So maraming salamat sa iyo. Ilagay mo. Bakit nga ba tayo nag-vlog ulit tungkol dito sa ating idol? Sa kanyang, para sa kanyang safety. Ayan. Para sa kanilang safety, isasuggest natin na sana pagpunta nila ng dagat, meron silang dalang life vest. At yan po ay suggestion doon sa vlog ko. Ewan ko kung bakit sa akin siya nag-suggest. Siguro isa na ring way para makagawa din ako nitong aking vlog. Sandali po. Ipapakita ko yung kanyang suggestion. Ang nag-suggest po ay si Jojo Palermo. Ang sabi niya, lagi daw siyang nanonood ng aking mga vlog. Baka daw may gusto na magregalo ng life jacket. Yun nga po yung life vest para po sa safety nila pag sila ay pumapalaot at nag-iisda sa malayo, sa malayong lugar, lalo na po pag malalaki ang alon. Yun lang po at maraming salamat. God bless. Ayan, sabi po yan ni Jojo Palermo. Mega shout out po kay Sir Jojo Palermo at naisipan niyang i-suggest ito. Kaya nagkaroon din po ako ng idea na i-vlog at gawa ng reaction video yung solo flight na video ng ating idol. Ayan, latest upload po. Ayan, kung meron pong gustong magparating sa ating idol ng suggestion na yan, kayo na po ang bahala. Basta po ang gusto lang sana po namin at siguro gusto rin nating lahat na maging ligtas yung ating mga idol habang sila ay nasa karagatan. Kasi malaking bagay yung meron silang dala na life jacket. Ayan. At sa mga nakagusto po ng video ni Idol, gustuhin nyo na rin po yung video ko. Ayan, pakilike nyo na rin. Put your comment below. And syempre po, mag-subscribe kayo. And click the notification bell para po updated kayo sa aking mga videos. Ayan, muli po. Salamat po ulit. God bless. Bye.